for those semifinals. Nandito pa rin sa B-side. B-side, mag-ingay! Sa kanan, representing Stick Figures at LDP, mag-ingay para kay Loonie at Abra. Representing 187 Mobsters, Blind Rhyme at Flea Entertainment, mag-ingay para kay Shehyee. Yo tol, kapatid, rep at tropa peeps, rep bro, pare koy at sa mga chicks. Ako nga pala si Christopher John, ang piko nagpapasalamat sa mga tao na sa gigs namin ay nagpupunta sa mga nakapunta. Yo, kamusta? Pasensya na puno na di ko na kayo ma-a. Don't worry kasi tanda ko naman kayong lahat. Sumakit ka sa akin para malaman mo na kung saan ka ba talaga ito mapunta. Maghirap ang nagigyato na pinapapatid ng dinanumiligo ay mga kalooban na minaisin ng musika. Madulas at malutong na pinalalo sa pamamagitan ng dila na walang pambang na pinapalagapak sa kalakala. Sunog na ganto ay di mo makukuha yun ay kung takataka ka. Choy, Marshall Camp, shout out sa Turf, Blind Rhyme, Sad Pro, Flip Music. Flip Music nga pala. Go! 90 seconds at 3 minuto pala. Shehyee, Smugglaz. Tahimik lo, easy lang lahat. Okay, mga putangin to. Una na lahat, nananawagan muna ako sa lahat ng tropa kong holdapper dyan. Tandaan nyo yung mukhang to. Mayaman to, holdapin nyo, walang palagyan. Guwapo lang yan, walang bayag yan. Pag nagsuot ng ganyan ng rapper, nakakamangha. Gago, mukha kang bossing sa call center na bakla. Ano akala mo? Ha? Yung ganyang suot bagay sa mukha mo? Nagsuot ka lang ng ganyan para magmukha kang mayaman para dumami yung matupa mo? Bago ang lahat, lilinawin lang namin. Baka 6 minutes yung round nyo, ha? Pangina nyo, pangina 6 minutes. Putang ina mo, Abra! Sumuko ka na! Napapaligiran ka na ng mga titi! Oh, Team LA, ang self-proclaimed hari ng tugma at isang nagmumulti na bakla, bibigandang hari ng tugma! Lupit naman ang katandem mo. Kano na lang pera mo? Isang mayaman na gustong sumika. Sikat na gustong yumaman. Give and take! Alam nyo ba kung paano sila magamit sa likod ng camera? Paano? Ganito! Si Abra na huli ni Lon, ninatamad magsulat. Ay, putang ina mo, Abra Chupa! Sumulat ka naman! Saba. Hoy, Abra Chupa, putang ina mo! Sumulat ka naman! Sulat mo na lang ay ako, idol! Babayaran kita! Ay, gago, nung si Abra naman, nakita si Lon, tinutusan bumili sa labas. Idol, bilhin mo naman ako ng foundation, yung kulay puti. Okay lang, Abra. Sige ba, basta sa akin, sukle. Masyadong maligaya dyan, Dudong. Ganyan lang talaga ang mayayaman. Hindi kayang sumulong lang walang bisayang katulong. Kaya mukhang manalo matalo, Loni. Yung pamilya mo sa Cebu mababalatuhan mo. Halataan naman na mas malaki pa yung bayad neto sa pagtatandem nyo kaysa sa mapapanalunan nyo. Kaya huwag kang umasta na yung 150,000 matagal mo ng hangad. Huwag kang magtago sa likod ng salitang praktikal, Loni. Tangina mo, matagal ka ng bayad! Naging kampi mo lang si Loning, yabang mo na! Kapuntang ina mo! Dati pag di ako nag-reply, nagtatampo ka! Dati ako laging gusto mong kasabay sa kotse mo noon! Bakit? Si Loning dapat nakapagtanggol mo sa traffic enforcer ngayon? Yo! Congrats kay Abra!
Ang pangarap na makaklose ang idol ay naabot niya. Pero deep inside, alam kong sa akin inggit ka. Dahil ang chance na matalo siya sa akin napunta. Palibasa, nasa ilalim ka pa rin ng saya na yung ina mo at ang kanyang co-occurring rap. Bo-bo-bo-bro, you suck. You're go-go-growing old, but you're nananat go-go-growing up. Yo, huwag na natin gawing komplikado. Ang aking pagkatalo sa'yo dati ay regalo ko lang sa isang kaibigan desperado. Kung usapang kanta, huwag ako gago. Dahil yung kanta mo pang aerobics. Kaya pala yung kanta mo ay di nakakawalang gana. Kasi tulog pa na ipang exercise sa umaga. Hindi rin gagana. Hindi rin gagana ang gayuma mo kay Maria Clara dahil ang gayuma mo ay para kay Crisostomo Ibarra. Tol, teka lang. Yan pa si Abra yung nagmamahika? Oo. Yung may kakayahang baguhin yung kulay ng tae niya? Aha. Hoy, Tol! Utang nila mo, baguhin mo naman yung kulay ng tae ko, Tol. Please, birthday lang ng pinsang ko. Baka pwede. Hindi ka papansinin yan kasi suplado yan, magaling daw siya mag-multi. Oh! Diba? Ibang level ang mga multi na to. Ha? Kwento mo sa pagong. Pati mo nalang gawin. Pati mo nalang gawin. Ba sinasabi mo pa? Mag-aranggo ka lang sa larangan na multi sa ngalan ni Loonie si Bruce Lee, sinasali mo pa! Ha? Ha? Bruce Lee lang multi? Pwesta ko si Bucket the Grappler ng rap. Mapamaito na mabagal, mabilis malalim sa battle o kanta. Alam kong dalalapit sa mga tulad mo ang mentality na to. Di matutuldo ka na mga multi mo ang pagiging multitasker ko na rapper dahil multi-talented ako. Sa'yo? Mas mahusay ako! Di niyo ko kahilerang tatlo, ibang kulay ako at ang mismong patunay ito! Smugglaz! Nagaling pa sa tundo! Ang pinakamalakas na sampal sa'yong dilang at ang rapper dito galing sa tamod mo! Hindi kami nangingilapot sa mga multi nyo! Ang walang kapararakan tugma, for the sake of multis, nakasacrifice yung clarity ng thought ng mga linya para lang ikamangha! Baka ma-inverse ka pa sa fuerza na a la fiesta sa Baguio! Ha? Ha? Ang ina mo, meron ba nung pwersa ng piyesta? Gago ka ba? Dechika! Parehas lang kayong mga upgraded na basta rhyme, mga basta nag-rhyme ng multi, pwede na! Di kauri ng masa! Di nagsusulat ng basta ng multi na para! Kami ang nag-anyong taong rason kung bakit nagra-rhyme ang Loonie Abra sa funeraria! Kaya kapag ang SCS ng Super Saiyan pa! Matakot ka na, Tol! Dahil dadali na namin ang dalawang swapang nakaubi na to sa LA! Loob na nga, Tol! Magkakampi yung bating at bakla. Kung sinabi ko lahat ng rapper galing sa tamod ko, nagkamali ako. Kasi yung magagaling lang pala. At tangin na tinitira mo yung Amerikana ng mga gago. Palibasa, makakapagsuot lang kayo nito pag sa laundry kayo nagtrabaho. Sa wakas, makakaranas na sila Smugglaz ng malalakas na hagupit. Mga nakakaharap kasi namin ni Abra, kadalasan malupit. Ito, mabenta lang to sa mga isip bata, palibasa, makulit. Sa sobrang laki ng ilong niya, parang kalabasang maliit. Mas nakakatawa pa siguro yan, lalo na kung may nunal pa. Sumali ng Mr. Pang ito dati, kaso na-disqualified kasi professional na. Ang yayabang nyo na agad, wala namang bilang yung mga natalo nyo? Paano nyo sasabihin kayo yung karapat-dapat eh walang kahirap-hirap yung mga panalo nyo? Yung una namin na kalaban, Party D! Sarili po nilang hometown. Pangalawa namin na kalaban, Comedy! Sino? Sila Soja Boy at Chris Brown? Pangalawa namin na kalaban, Comedy! Crazy Mix at si Basilio! Yung mga pangalawa nyo na kalaban, sino? OMG! Mga sidekick lang ni Miko, sa'yo pa nang galing mismo! At akala mo, hindi namin
mabibisto yung mga gimmick na skitso? Sabay-sabay mag-practice, nag-iimbento ng mga info? Pinagtutulungan kami na mailibing na sa nicho para sa finals, hati-hati na lang, tigni 50,000. King ina nyo, si Chief nyo! Kahit mag-team SSS pa kayo, schizophrenia, smugglaz at sidekick, matudurog lang kayo sa panagtasan at mind tricks ng mga maangas na sidekick na masasapa sa kataan na pinakamatalas na ice pick. Sobrang bobo ni Smugglaz. Akala niya, nagta-tongue twist siya, pero hindi niya alam ang spelling ng tang. Sige nga, ano spelling ng tang? Itlog tang ina mo, hindi mo alam! Tinapak-tapakan ko na to dati, ikaw, sasabatusin na lang. Yung lintek na malatek na ng mga tactics ni Smugglaz ay peke, parang duplika lang. Kinukopi yung saktong flow ni Tech 9, tas tatagalugin niya lang. Dinadaan mo lang sa bilis para ka snatcher dun sa recto. Puro ingay na walang laman, parang lata sa tumbang preso. Hoy, 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 pukay ng ina mo, ubod ka ng fake. Puro puta pete yung pumubuta sa page. Pumatay ka sana sa pangungot o sa edge. Magpataya ka na lang ng ending, kaya ka lang naman nag-trending kasi nahulog ka sa stage. Balita ko, sikat daw yung asawa mo. Tangina, pinong-pino ba yung kutis? Lumalabas sa FHM. Sa FHM? Sa Filipino Horror Movies. Tangina! Ina. Tapos, in love na in love ka sa kanya, pero bakit mo siya pinaglololo ka? Sabi mo nagpa-practice lang kayo ni Shehyee, pinagmumukhang bobo mo pa. Di ba dun sa rest house? Sa pinto ng rest house sa bataan, nakasalubong pa kita? Di ba dun sa pinto ng rest house sa bataan, nakasalubong pa kita? May kasama kang dalawang pokpok, mukha pang katulong yung isa? Kaya paano ka pagkakatiwalaan ng sandamakmak ng mga napili mong kasama kung hinuhudas mo na nga pati sarili mong asawa? Two-timer na double-timer! Tatatatatang inamos maglas at tanga-tanga at tawa-tawa silong katakataka. Isa ka manggagain na nakaya mandaya at tatapakan lang at tatarga mga kasakaba. Makinig ka na mabuti para alam mo kung sino nga sa atin ang pinakamabilis. Hanggang wala ka ba sarili mo, silo at liriko, hindi mo ako pagbubuwan na ma-impress. Lahat ng barat mo, mga nanako mo at yan ang ginawang pang-hype. Supot lahat ng barat mo kapag binabagan to tarantado para kakaiba lang pang-live. At para mas sumikat na binata na birata, makilala bukod pa sa nagawang pag-bite. Alam ko magaling ka mag-freestyle pero tangin na ka magaling ka rin pala. Dito speed rap contest, kaya wa-effect yung mga mababaw na pang-inis mo pagkat walang binatbat yung bilis mo pag tinapat na sa bigat na matalinghagang lirisismo mismo. Papatikimin namin kayo ng malain paktong lyrics, hindi sapat ang chemistry kapag tinapat sa quantum physics. Mga kinalaban nyo, puro madali lang, parang simple na addition. Kapag kami ay nakaharap, imposible na mission, mas posible umuwi pa kayong dalawa na nasa critical condition na magkapatong sa isang kabaong habang naka 69 position. At nag-apply ka daw dati sa call center, hindi na ako magtataka. Tangina, sa gwardiya pa lang, hindi na nakapasa. Kung ako sa'yo, doon ko nalang magtrabaho sa call center ni Boss Kyle. Alam mo na kung ano posisyon mo doon? Dog style! Time! Ay, okay, opo. Time! Ano? Tapis ba, putang ina mo? Yo. O ito, triple time! Stama na papi, dabana, papa, dabana, papi, dabana, papa, na papi, kong, kong, kang, kang! Stama na papi, dabana, papa, na papi, kong, kong, kang, king, chong, kong, lang, lang! Hindi, ito yun. Putang ina mo yung pag-aulog ko, huwag niyo yung ginagawang issue. Pero hindi na para sagutin ko kayo ng joke. Kasi sa taas ng inulugan ko, taas ng dami ng tao ng putang ina mo, purihin mo ako kasi di ako nag-joke! Ha? Sa pa, inulan mo na ako na ng pupuri noon bago ako dinumog ng lait na siyang humubog ng galit sa akin bumangon nung araw na yun, kaya tawag ko doon, Hulog ng Langit! Uulitin ko, mukha kayong CEO'ng bakla sa DOS. Pag quantum physics ka ba, hindi ka naman nakapagtapos. At saka, boy, ba't ka nang hahawak? Kala mo nang hahamon ng away to. Ayaw namin magtrabaho sa laundry kasi di kami bati ng nanay mo. Tangina mo ko. Yo. Usapang lalaki. O, hindi ka kasali. Mo ba, Smug? Teka lang, gago, kumakanta si Abra. Anong kinakanta? If I were a boy. Yo. Alam
nyo ba kung bakit nakarating si Loonie sa Manila all the way from Cebu? Bakit? Ayun, ginawa niya kasing stepping stone yung shabu. Oh! Lahat ng yung bunga, yun ang pinakaugat kasi kapag hindi nakahitit o nakadrugs, wala kang kwenta magsulat. Oh! Kaya bakit kamayabang? Sino ka? Sino ka? Sino siya? Siya si Loonie, malaki ulo na semipanot. Ni malaki ulo na semipanot? Oo, si Loonie, malaki ulo na semipanot, chi! Na feeling pogi, eh lumamang ka lang naman kaysa ito ng konti. Hoy! Hoy, Dudong! Pangit ka rin! Mukha mo ay wala ng chance kay Belo! Tapos panot! Kaya pala, inggit sa bangs ni Delo! Ikaw lang ako, laki ng ulo niyan. Ay, ang laki pala ng ulo na ito, no? Tingnan natin, Smug, baka may bukasan sa likod. Huwag gago, tanga, bakit? Bakit? Delikado, baka may alien sa loob. Kaya pala, sa battle, ikaw ang pinaka-advance. Kasi dati kahit wala ka pang labang nakatimbre, may sulat ka na. Kaya pala, halos malatigre sa gubat ka na. Kasi yung uso pa lang dati, freestyle battle, pero written format ka na. Madaya! Kargado na ng bala para walang pakaka, walang tapon. Parang estudyante nga na doon pumasok kasi di ka nawawala ng baon. Yo, anong akala nyo, walang butas si Loonie? Ah! Pinipilit niya lang magtakpan. Pero uminom man niya ng sangkatayar bang alaksan kapag true verse ang ginamit ko dyan, di niya maiiwasang masaktan kasi the truth hurts. Sample. Si Loonie, Dice at High C, merong sex video. Itong gago, pinagkakalat kung kani-kanino. Ang testigo, si Crazy Mix at Basilio. Di mo kakantutin asawa ng iba kung kaibigan ka talaga. Hindi mo na nga dapat ginawa, ipinagmamalaki mo pa. Mahiya ka naman, boy! Putang ina ka, inaasar mong baboy si Crazy Mix eh mas baboy ka sa kanya! Kung magkwento, may action pa. Masyadong pabida! Di na kami magtataka kung ginagambang nyo na rin si Miyuki Yoshida! Una, magkampi sila ni Jay Flava, pero dinis niya rin, sobrang palimbing na silang gagong to. Kasi may diss sila kay Dice. Pero bago i-release takay pagbati siya kay Dice, di ba? Wala kasi magpo-produce ng album mo. Tapos, galit ka kay Crazy Kyle? Anyari? Kasi bata ka niya dati. Tapos, gumawa siya ng Crazy Kyle TV kung saan andoon si Badang. Tapos di ka kasali. Ano? Tapos kami, sinasayko mo pa? Ano kala mo sa amin, tanga? Di ba, Loonie, buhay mo'y bukas na libro? Oo, matagal ka na namin basa! Oh! At kung usapang rap lang, Abra! Wala ka sa tamang lugar para pumantay dahil tinitingala lang ako ng mga nagagawa mong bara. Tawagin nyo kung Ilongos Norte! Tignan nyo sa mapa, nasa baba ko lang ang Abra! Oh! Maging classic ang minsan na to! Na multisyllabic machine ka lang to! Multisyllabic machine gun ako! Pa! Yuka! Deka na ba makusay talaga? Deka na ba kasi tunay? Gagusmag, paano pag in-English ka niyang mga yan? Utang na mo, wala kang tiwala. O, game. Tirahin mo Englishin ko. O, sige. Yo! Panoorin yan! Yo! Abra! Yung mga sinasabi mo sa amin, sabihin mo nang wala siya kundi ka duwa. If you're really brave and pretty, whatever you say, say it alone. Yo! Kilala ka namin, ikaw yung sikat na salamang kay Randilag. I know you, the famous magician. Si David Blaine? No, David Salon. Sa tandem nyo, si Loonie, hindi nagpapakaamo. Totoo. Yes, true that Loonie is not really a bossy. Pero pagpapakaaso naman na Abra ang tinuturo niya sa'yo. He's not a teacher but he teach you how to doggy. Tagad. Yo. Kaya kahit idol mo siya, lalakanin mong di ka pwede mauna pa sa akong saluna na siya. Ayaw wag ang tanga, ambisyoso ka ba? Walang pangalawa, naging pinakla. Putang ina ka! Filtok, nakakaumay na kayo. Puro lang kayo yabang at lait. Lait at yabang? Creative lang ang pagkakagawa. Pilit na ine-exerts yung mga angulo para maging convincing at mapaniwala ang madla.
Matik na yan! Kaya matagal na kami naghihintay sa inyo. Alam namin na may mga mabigat kayong wordplay, metaphors, reference, pero yung pinipunto namin ang papatay sa inyo! Faggot! 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 Hoy! Hoy, easy lang, easy lang! Lahat na sinabi niyo, pawang katang-isip lang. Kung ano-ano sinasabi, parang nananaginip lang. Ngayon naman, si Shehyee naman ang papaiyakin ko. Pagkatapos ng isang linggo, hindi na ako magugulat kung blind crime na rin to. Ngayon round na to, ikaw lang ang mapupuruhan talaga. Nabubulol-bulol ka pa, ayaw gumana ng pangan, nanguutal ka na kapag nauunahan na ka ba? Ayaw gumana ng pangan, nakaluwa na yung mata, nagluluha pa talaga sa kakagaya mo sa akin, nagmumukha ka ng tanga? Kaya huwag ka masyadong maangas, tangina, kami ang mas kakaiba. Unang dalawang laban nyo, pinanalo lang ni Smugglaz mag-isa. Pabutol-putol ka pa mag-rap dahil sa madalas na paghinga. At sa tiyang, yo! At sa tiyang, binabagalan lang niya yung mga freestyle niya para hindi lumabas, nakabisa! Tangina, anong rap and flip music? Bakit flip music ka ba? Nakapag-record ka lang dalawang beses, nakala mo flip music ka na, kahit mag-tumbling ka pa, baka kumakanta, hindi ka magiging flip music, tanga! Suspektong batang to. At madalas ka lang naman naka-v-neck kasi sakto sa korte ng baba mo. Yung pagka-loser mo sa JRU, dala mo pa hanggang San Beda. Naging flip-top, rapper ka na't lahat, binabastos ka pa rin sa eskwela. Kaya nagbabaka-gangsta na lang sa bahay, ang lakas magpatugtog. Huling nakasunto ka naman ito, ate niya, tapos siya pa yung nabugbog. Mo mahina ka, dapat di ka na sinali. Hindi naman kasi ito paastigan ng imahe o paramihan na sinabi. Ito ay pataliman ng detalya, palaliman ng mensahe, palupit ang sumulat ang mga linya pang finale ni resist mong ibang klase at sa talino binabase. Hindi yung tulad nyo na puro pabibo lang at arte. Tangina. Binge ka na ata, Shehyee. Sigaw ka na sigaw, parate. Binge ka na ata. Sabi niya dati kay Malakid, sa listahan ng mga lalaki hindi kakasama. At bigla ako napaisip sa kalagitnaan ng mga pangyayari. Pare, bakit nga ba may listahan ka ng mga lalaki? Tas nung battle namin dati, yung pinakamaangas niyang sinabi, hindi kita titigilan hanggat nanatili ka pang guwapo. Nakadiri ka, gago! Wag kang feeling tarantado, kunwari bad boy, pero good girl, ang lihim na pagkatao. Kaya pag sinabi ko, Shehyee sucks, alam niyo kung bakit below the belt? Kasi alam naman natin na Shehyee sucks! Shehyee sucks below the belt! Si Maria Clara sa kanta mo. Kaya pinakinggan ko ng lubus-lubusan to. Saka ako lang naunawaan na MC ka nga. Kasi inahanap-hanap mo si Maria Clara sa kaloob-looban mo. Tangina, kaya ka tinututay ng jowa mo. Oo, totoo to. Ayoko sanang ipanlait. Pero nagkaroon ng panahon na yung shota mo ngayon, palihim ako inaakit. Pasalamat ka na lang at hindi ako pumapatol sa pangit. Kasi ipagpapalit ka sana ng mahal mo para sa akin kung hindi ko siya binasted. Binasted ko si Arian? Oo, oh, gago! Tangina pare, kung ako yun, kakantutin ko yun habang suot lang yung sapatos. Nakatuwad, hubot-hubad sa poste ng kagapos. Papasigawin ko siya hanggang sa boses siya'y namaos. Sa sobrang sarap ng sex, 10 beses makakaraos, pati yung kapitbahay mapapayosi pagkatapos. Tapos papadila-dilaan ko kay Arian de Leon ang aking sorbetes. Ipuputok ko sa kanyang dibdib, Angelo Reyes! Gusto mo lang hardcore-an! Talagang makakatikim to! Susunugin ko yung bahay nyo, tapos lahat ang lalabas pag babariling ko! Gusto nyo naman makakita ng putapeteng na corner? Ong Kiko Family Massacre in no particular order! At nanay mo ang una kong ibibitay. Tapos susunod ko yung kuya mo na tulak, ipapatumba ko yun kay Binay. Tapos yung dalawang ate mo na puro na lampakikay, pukin ang ina, ipapagangbang ko sa buong barangay Tibay. Tinan nyo! Tinan nyo! Tinan nyo ha! Naluluha na! Halatang na
sisindak na yan. Lahat ng mga LA, gising naman dyan! Sabay-sabay natin! Sabay-sabay natin sigawan si Shehyee ng iiyak na yan! 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 Time! No! Salita! Gago, tabi! Oo, iiyak na ako! Tears of joy kasi to! Panalo na kasi kami! Hoy! Huwag mong idama yung pakikitungo ko sa eskwela! Alam mo, sa UANP, meron sa akin nagtimbre! Kinakaibigan ka lang daw ng mga tao doon kasi gusto nila sa'yo magpalibre! Maraming pera lahat doon, maraming pera! Yo! At saka, hoy! Ikaw yung ilong mo, ganyan ang pangit. Diyan lumalabas ang yung ihi. Inaasar mo ako. Ganun ka kasi sumubo ng titi. Kung pakin ito yung mga nagpapahit na. Si Abra, chuchupa na yan! Chuchupa na yan! Usap nga tayo para matapos na to. Bakit ang yabang mo na? Pati sarili mong kaibigan, kahit wala sa battle, inaangasan mo, hindi ka na nahiya. Diba sa Davao? Ha? Tinanong kita, hinamong kita na suntukan, diba? Tahimik ka bigla? Oo! Testigo si Kuya Kibs, tanga! Oo, ngayon hindi, suntukan na lang kayo ngayon. Patayo na lang, putang ina mo, ano? Huwag kang magkaroon ng lakas loob na makipag-away. Kasi huwag kang mag-asta na bad guy. Kasi wala ka namang di, kaya di sa'yo bagay. Okay pa. Alam mo ako, blind rhyme ako. Pero mas maraming nabulag sa'yo. Kung alam nyo lang kung gano'ng kakubal ang tao na to, baka magulat kayo. Tandaan nyo, sa pagsukat ng tunay na kulay ng tao, di lang panlabas ang laging mahalaga. Kaya kayo nang bahalang umusga kung sino bang mas gwapo sa aming dalawa. Sobrang bad trip na sa gagong to! Pero ipagdasal mo na lang yon. Sa dami ba naman kasi nang pwedeng idamay sa battle, ba't pa yung anak niya? Matagal nang patay yon. Alam mo! Utangin na mo, di mo pwedeng ikatwir ang battle lang to, sa atin lang to, walang kasalanan yung bata. Sabi mo ba naman kay Balakid, pagdating sa rap battle, kailangan ng puso, pero mas kailangan mo ata! Yo, seryoso idol. Nasaan yung puso mo ng critical condition? Dati humble ka, ha? Marunong makiusap, pasingit naman. Pero ngayon may narating na siya, nagre-reklamo daw, yung eksena daw masyado ng siksikan. Ano, bait-baitan lang to noon. Ngayon sobrang gago niyan. Anong tao lang? Baka pakitan tao lang! Presidente ng battle rap? Oo, nung sunugan, no excuses. Wow. Pero yung presidente, ang hit song, pasensya na, tao lang. Wow! Ano? Matalino ka nga, oo. Pero ginagamit mo naman sa maling paraan, ha? Di mo ako maloloko. Aking alam na gumawa ka lang ng kanta ganyan para matakasan mo yung kababuyan mo sa nakaraan. Oh! Respeto kay Denmark at Mike Sweep. Nung nakaraang away, wala talaga akong alam doon kung paano nagsimula. Pareha sila masakit malapit sa puso ko, kaya masakit sa akin yon, pero may isang bagay na nakakabigla. Umi-eksena si Panot! Si Loonie, pagtapos namin bumatalo, umapit, nagso-super gangster sa galit, puro naman bouncer sa gilid. Hoy, putangin na mo, smug, gago, yung mga ka-blind drive mo, squatter ang puta. Hindi ba nila alam, meron bakal dyan? Tanginan to, kala mo, action star? Gago, baka late reaction star!
kaya huwag kang umapila! Ha? Sabi mo ba kung walang Loonie na panood, walang FlipTop? Sige, putang ina mo, total nandito si Enigma, tatanungin kita, sana maging tapat ka. Sino may utang na loob sa inyong dalawa? Ikaw o siya? Sagot! Ha? Ay, si Enigma daw! O, putang ina ko daw! Yung rock fest sa San Diego at Los Angeles, tangin na si Enigma ang kausap eh. Pero di ba binuraot mo? Ha? Binuraot mo, cock-blocker ka kasi! Yung ba yung kakanang kamay ni Kiko? Ultimo si Kiko, ginagago? Anong ginawa mo sa perang binigay sa inyo ni Kiko para magbago? Adang. Huwag ka na magloko, tanga! Nung burol ni Kiko, wala ka sa Cebu! Hindi ka nagtago! Sinubukan mo magpunta pero hindi ka pinapasok! Kaya sige lang, magsisigaw ka dyan na ikaw ang kanang kamay. Pero kami, alam namin ang storya! Loonie, hindi ka kinikilalang kanang kamay ng pamilya Magalona! Manggagamit! Nakata na masama na ba din na masabi yung ka? Kaya sa mikropono, pilit na lang pinapataas ang hihi niya. Oo, bilang Loonie Idol! Pero bilang Marlon Kadiri ka! Isa pa! Oo, bilang Loonie Idol! Pero bilang Marlon Kadiri ka! Sa 2x2, pare-pares lang tayong very good tandem. Pero alam niyo kung anong problema nyo? Ha? Attitude problem! Kaya mas deserving kami! Fuck you! So hindi mo na ako idol. Ibig sabihin, balik loob ka na sa Kalya Lili. Hindi ka kawalan, isa ka wannabe na nakaka-BV. Wala akong pake kahit kay Andrew E. ka pamawili kasi mas marami pa rin akong fan sa factory ng Hana Bishi. Tangina, kaya kung personalin mo ako ngayon, medyo galingan mo. Kasi alalahanin mo, kung hindi dahil sa akin, hindi mabubuo yung personalidad mo. Yung estilo mo, kanino galing? Di ba sa akin? Sabihin mong hindi! Yes, I do. Sabihin mong hindi! Yes, I do. Sinungaling! Tangina, tas ang dami yung sinasabi kay Loonie, pero merong diferensya. Hanggang salita lang kayong dalawa, pero walang sapat na ebidensya. Tangina, ano, pinipredict mo? Ano ka, si Nostradamus? Wala talagang klas ng si Smugglaz, parang social status niya. Tangina, sitong si Smugglaz. Mula unlimited rice hanggang unlimited fries. Ito si Shehyee, mahilig sa unlimited guys. Hindi nyo kami matatalo kahit unlimited rice. Pwede ka na maging author ng Pinoy's corniest jokes. Nagpi-freestyle din kami ng shota mo, pero more on breaststroke. Kundi dahil sa droga, shabu at coca, itong dalawang anak ng pota, more or less joke. Marami ka ba titirahin na cocaine? Bottomless coke! Tangina! At dinadamay mo ba yung paglabas ko sa yung eskwelahan ko na UANP? Eh balita ko, hindi ka na nag-aaral ngayon. Pasabagay, nakapagsanbeda ka lang naman kasi janitor yung tatay mo doon. 30 taon na bang nasa serbisyo, hindi pa rin umaalis. Pero na-promote na sa wakas, sa second floor na nagwawalis. Tang ina mo, Shehyee. Pag nagpapato si Shehyee, nagbabato si Shehyee. Pag wala nang bato si Shehyee, nagbabate si Shehyee. Ikaw ang paborito ng lolo mo kasi ikaw ang pinakamulat niyang apo. Pangalan ng lolo niya, Bernardo Carpio. Yung una nagtulak ng bato. Itong batang to, laging nakabato palagi. Yung tuter nakadikit sa labi, parang magnet. Bato balani. Tangina, nagtataka lang ako. Tanong ko lang kung bakit pag nakakarinig ka, tumitingala ka pag bato-bato sa langit. At pag nagbabato-bato, pick palagi ka nalang bato, kakabato mo, pati manager mo nagkasakit na sa bato. At mukhang makukuha pa sa ninyo ang 150,000. Tangina. Yo! Ito ang si Shehyee. Hindi nyo matitikman ang tagumpay kapag ang apoy ay nasilaban. Itong si ilong at si mata hanggang amoy at tingin na lang. Hindi nyo mahuhulaan ang panahon. Walang pag-asa, walang silbi ang payo nyo sa bagyo na to kahit handa ka. So, isilong. Yo. Kasi pasikat ka pa lang. Sunrise. Pero
bigla umulan! Bad vibes! Tani-anig, maamin na kasi yung grand prize para hindi na sayangin ang mga allies ni franchise! Kayo, ipang-shashabo nyo lang kasi mga addict kayo na pasimple. Kami ipanggagawa namin ng album at pumimigay pa namin ng libre! Kayo, ipang-dodroga nyo lang yan. Ang makikinabang lang sindikato. Kami, magpapag-victory party na sobrang saya at lahat kayo ay imbitado! Double dead na to. Tangina, double dead na to rapper na minasakir ko dati sa tutdutan. At kung akala mo tapos na, ikaw ay aming bababaunan. Tangina mo, pag hindi ang desisyon dito hindi naging makatarungan, just text Pak Yu Shehyee to 0916-668-0021. Mr. and Mrs. Ongkiko, naalala nyo pa ba nung pinag-aaral nyo si Shehyee na abuga siya? Guess what? Nagsasabu na siya! Time! Flip top, mag-ingay! Para sa laban yun! Yo, flip top, 2x2 semifinals! Tangay na, kahit ano nangyari dito, walang makakapagsabi na hindi siya mabangis na laban, do. Ang boto! Ang laban nga pala, Loonie, Abra, Shehyee, Smugglaz. Ang boto, 7-0. Para kay Shehyee, Smugglaz. Panood ko lang yung laban ni Loonie, Abra, Shehyee, Smugglaz. Round 1 to 3, dahil mas lamang sila sa creativity, sa execution, sa personals, sobra. Ibibigay ko yung round 1, 2, 3 kay Shehyee, Smugglaz. Grabe, isa sa mga pinaka-the best na tandem na nakita ko ng pagdating. So yeah, pero syempre, rock sa rin kay Loonie, Abra. Wala, Shehyee, Smugglaz talaga mas malakas. Yo, I'm so sober right now. It's so cliche na i-judge yung 1 to 3, pero yeah, kahit i-review nyo, SS. Happy birthday to me. Yo, nothing else. Binoto ko, Shehyee, Smugglaz. Kung panoorin nyo naman, hindi naman magaling na yung ginawa ni Loonie, Abra, pero yung amount ng personals, rebuttals, creativity, nandun, yun yung nag-edge para kaila every round, nag-edge every round para kay Shehyee pati sa mga. So, Icarus Jensen, Pimens, Palos, Archers. Okay, maganda yung pinakita niya. Maganda yung pinakita ng LA. Pero, ibang klase talaga yung ginawa ng Team SS. Grabe, yung round 1, 2, and 3, binigay ko sa kanila. Ibang klase yung ano eh. Personals, yung mga personals, yung mga punch na yun. Magandang chemistry, mas better kasi sa LA. Kaya yun, binigay ko sa Team SS. Panorin nyo na lang sa video, grabe. Gotcha. Ito ako yung scampo na kapit mo. Ano, ito ako si Shehyee, Smugglaz. Ang parang parehas sila ng ano eh, ng style. Bulties, technical. Diba? One lines doon. Pero mas pasak sa akin yung ano, kay Shehyee, Smugglaz. Sa round ko naman, medyo ano, mas consistent yata sila. Ganun pa rin, pero mas consistent sila Shehyee, Smugglaz. Tapos mas pasok yung mga kibata nila. Yung round 3, yun na, effective yung mga personals niya, ano, ni Shehyee, Smugglaz. Ano, parang na-stun na sila, ano, doon ni Abra. Kaya ganun pa rin, kibata. Tsaka ito, yun na. Teknika putal. Nung hindi pa ako makuha, kumuha na kayo. Yun nga lang, bawal sa tanga to. Hindi, naman. Malaki, Dempsey, The Farm, Takina Dis. Ayan, ito lang, usually, pinapanood ko muna yung round. Siya ako nagbibigay ng score dun sa sistema ko. Pero dito, ang ginawa ko, nagbigay na ako ng perfect score, tapos bawas na lang ang bawas per slip up ako, where hindi ko nagustuhan. Anyway,
binigyan ko all 3 rounds sa Team SS. Pero yun din, usually sa sistema ko, full numbers lang yung ginagamit ko pang score. Pero sa dito, sa laban na to, sobrang dikit yung ibang mga elements nila na gumamit na ako ng decimal. So, hintayin nyo na lang sa final page ko yung mas detalyado paliwanag. Anyway, sa content, gusto ko yung sa Team S, gusto ko sa Team LA, yung bars, mas marami akong nagusto ng wordplay, lines mismo. Kaya lang, ang nagustuhan ko naman sa Team SS, hindi ganun karami yung talagang punchline, pero ang gaganda ng mga napili nilang angulo, o yung mga napili nilang kwento, para nila inatake yung Team LA. Pagkatapos, pagdating naman sa delivery, kapaisip rin ako kung bibigyan ko ng foul yung Team SS, kasi may ginagawa sila para mag-ingay yung crowd. Pero napaisip rin ako na hindi naman nila hinahawakan yung kalaban, hindi naman nila literally tinutusan yung crowd na mag-ingay. So, sa tingin ko, mas mali siya ng crowd, no? Kasi bilang crowd, dapat mas ina-appreciate mo yung sinasabi ng kalaban. Siya yung mas papanoorin mo, hindi yung nagde-defense o yung nagpapatawa na kabilang side. O anyway, sa delivery, nabawasan yung LA dahil sa slip-up nila sa third round. So, syempre, pagdating sa flow, sa tingin ko, kahibla, pero lamang pa rin syempre ang Team SS. Team SS o 3 rounds. Walang ito. Hi, haters! Kaway-kaway sa inyo. Ano, mag-aal kayo ngayon? Shehyee, Smugglaz ako, ano? Marahin niyo ako ngayon. Hindi yung magagal pag dinanalo yung mga kamukha niyo. Una sa lahat, matters lang to. Tournament pa, sport pa. Binigay ko ka Shehyee sa aking Smugglaz. Hindi dahil hindi magaling sila. Loonie, Abra. Round 1, sobrang ganda ng atake nila. Sobrang emotion, kung paano sila umatake, kung gano'n nila technical. Wala kasi, mararamdaman mo na hindi lang nila basta sinabi, inatake nila. Wala si target yung ano nila. On the spot lang nila nakita yung damit, parang pinagbibiragan nila. Para sa akin, napakaganda nun, aming freestyle tapos talagang atake. Round 2, muntik na magtable doon sa ginawa nilang iiyak si Shehyee. Pero ibinigay ko pa rin doon sa Shehyee Smug. Kasi nakuha sa round 3. Bali, wala na akong mahabang kasabihin sa round 2. Shehyee Smugglaz pa rin yun. Pagdating sa round 3, yun. Ayun na yung ano. Talagang umatake sila ng todo. Personal, technical. Tapos may mga halong ano pa. Mga malalaman na salita. Yung mga konting wordplay. Talagang ano, siksik. Gawin kay Abra, maganda sana. Kaso kinakapos sila kasi naghahabol sila ng rebats. Doon sa mga sinabi nila, Shehyee Smug. Kaya, kung panginan nyo, wala akong kasalanan dito. Pinag-judge lang ako. Ang salamat. Yo, Apex. Bali, unahin ko na lang sa round 2. Yung round 2, nabase ko na lang sa content. Kaya, binigay ko yung sa LA. Okay naman, kung package parehas, maganda rin yung ginawang LA kung kumuha kabila ng SS. Kaso, binigay ko rin sa LA. Edge nila ng mga yun. Dating nga lang ng round. Yung round 3, obvious na yun. Obvious na sa SS yun. Yung round 1, edge naman ang round sa SS din. Spot yung shame. Dahil, lalakas yung mga banat nila eh. Lakas din yung banat ng Smugglaz na Ilocos Norte na sa baba ko. Taklas.